kilala as pinakang magulo ng school namin kasi meron doon tatlong school, private yung dalawa, Catholic yung dalawa. Pero kami, public lang. Parang, ang sinasabi sa amin, kami yung pinakamagulo, pinakatarantado, pinakawalang kwentang school. Siyempre, sino ba naman papayag na gaganunin yung school mo? E di sabi nung mga, sa amin, okay lang, sige, ganyan. E nagkataon, nagbuntisan yung mga taga-Catholic school, nagbuntisan yung mga high school. Yun ang usap masaya. Kasi nagbuntisan sila. Alam mo kung saan tumakbo? Sa school namin. Totoo. Kaya nadudumi yung school namin kasi nililipatan ng mga kung ano-ano. Yun din sabi sa akin, naiis kami. Kasi sa school na iba, sobrang yaman, pero... Oh, wasak. Yung tawag namin, wasak. Parang, ano, narata-rata na. Gamit na ganyan. Talagang... Dito sa Manila, marami yan. Saan-saan yan. Makikita mo sila. Kasi sabi pa rin lang. Ano, pero sa batch class. Tapos tuhusgahan nila yung ate ko na ayaw kapat ni Kana, mundis, ganyan. Eh bakit malinis ba kayo? Parang naiinis lang ako. Kasi, kasama ko yung ate ko noon one time. Ano malaki na yung chan niya eh. Parang lalaki mong dalawa. Kasi parang, ang ginawa ng babae, parang, ay, ayun ba yung ano, yung, ayun. Ayak ako eh. Kasi parang sobrang laki nung ginawa nung ate ko na mali. Parang akala mo, linilinis nila. Eh bakit? Diba? Nagkamali lang yung ate ko. Parang wala lang, parang... Tapos edi ano, lalaki kami ng ate ko. Kasi nai-gasolinahan kami. Sabi niya, ay, yan ba yung, ano, yan ba yung high school na buntis? Yung gano'n. Tapos sabi, hindi napatingin kami ng ate ko. Tapos nag-yak. Sabi, yak. Tapos naman, napakabastos. Yung gano'n. Walang, sinisira yung pangalan ng school. Gano'n. Ako, so, sabi ko, ang yabang mong babae ka. Sabi ko gano'n. Sabi ni ate ko, tama, yaan mo na siya. Hindi naman yan, wala naman yan pakilam sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi gano'n ng ate ko. Pero yung ate ko mga yak-yak na sobrang yak ako. Ah! Yung buhos mo. Yung buhay. Buhos. Yung parang wala na siyang anong gustong-gusto niya ng gustong-gusto niya ng sabihin na nabibigatan na yung loob niya. Yun. Kuti yung tiis niya? Oo. Tapos edi dumating yung time na nanganak na siya. Naglakad kami sa school. Dala-dala namin yung anak ko diyan. Anong ginagawa niya? Titingin na sila sa amin. Bakit? Dahil binuhay nung ate ko yung anak niya. Diba? Iba nga eh. May mga nagbubuntis dyan na pinapa-abort lang yung anak nila. Oo, tama. Tapos kung sabihin nila sa ate ko na marumi yung ate ko, tapos marumi sila. Kasi namamati silang tao. Oo, tama. Correct. Tama. Go, girl! Parang natututo akong lumaban. Dahil sa mga nangyayari sa akin. Sa akala nila ng mga taong yun, ganong kadali yung buhay. Tama. Hindi naman nila inaalam muna bago sila mag-judge yun talaga yung... Eh sila, ba't sila nagbuntis? Oh, diba? Kung papa-abortin mo lang. Kasi sabi ko, kung kayo magmamalinis, ilulugar ninyo. Tama. Yung mangiyak-iyak na ako, nakikita ko yung ate ko na nagluluha-luha na yung mata niya. Ito, iyak mo din. Mula ngayon. Ano pinabas ko sa kanila ka? Tapos one time, meron kami, meron kasi kami kamag-anak na, eh bakit? Yan naman si Candy ko ngayon pamangkin, pero bakit? Sabi nga rin sa akin, parang isilusumbat na sa akin yung mga ginagawang tulong. Nangingiyak ako. Pero wala na akong galit sa kanila, parang yun. Natay sa amin, George, second year, parang sa classroom kasi namin, parang yung section A, B, C. So parang nag-stick na yung section A sa dyan lang. Yung A medyo matatalinit at maaarte. Yung B parang boyish na gulong-gulo. Yung C naman parang wala lang, chill-chill lang. Tapos si ako, siya nag-B siya. Kasi pinagbilagtag yun. Alam mo, dalawa sila ng cousin ko, na best friend namin. Sila dalawa lang ang natira.
Grabe, bully sila, nabully sila noon. Hindi ako nabully man. Naman, muntik at palagi sila, sila yung pinagtitripan, sila yung inaaway-away. Pero minsan si Diyos, maging namging matapos, parang tinitiis niya, kaya ako muna, parang, ako, parang ano ko, parang talagang binabaan ko. Sinabihan ko yung matangkad yun, sobrang guwapo, parang alakit. Hindi, parang itsura niya model, ganun, mga kid. Right now, si... Sabi ko, hoy! Kaya kasi, nagpalit kami. Nakakatawa siya magkakagawa yun. At least, nakakatawa ko sarili ko kasi, alam mo, at the end, naiyak-iyak talaga ako sinabi ko. At the end, tinatamaan ako ng grabe. Ano na bakit ba ginawa niya, girl? Nagsisisi ako, promise. At hindi ko alam ko. Ano ginawa niya sa'yo? Kasi si Josh, ano, nagpalit. Joke lang. Nagpalit kami sa kandil kami. Sa classroom. Trip-trip lang. Hindi naman palit. Kinonsensya kami ng bongga mo, kaya umalis kami agad. Mga 5 minutes, kami ang function namin, parang maja-jokes na kayo, Ramis. Hindi ko alam, parang sakit-sakit na pakaramdam niya, sakit-sakit din ang mga amin. Kaya, yung nag-lecture ang teacher, umalis na ako, hindi nagsasabi. Ang timing kasi, ano pa yung aming teacher, supervisor, yung teacher ko? Siya yung naging ano, naging ano sa gilid. I want to go out. Ang sakit-sakit ang tiyan ko. No, you can't. Mama, lakad siya. Ako yung, nagpapasok na. Anong ginawa mo dun sa kaaway mo? Ay, sita ko sabi ko, so, alam mo, pinagkatiwalaan kita. Sinumbong nila kami. Sinumbong nila kami. Ang usapan. Sila yung nagsabi sa amin na magpalit. Parang usapan mo lang. Sinumbungan. Sinumbong nila kami ko. Ay, KJ, kaya ako, nainit ka. Pero before, mag-turag ka mo? Before, mag-turag kami. I-clip hair namin eh. Sabi ko, ulang yakin mo. Pagtapos mo kami, feeling mo, plastic-plastic, mabuti-buti. Pero, parang hindi na makapagsalita. Sabi ko, bawaw-bawaw na natin kilim mo! Sobrang instraga ako. Hindi, niyak ba ako, Lord? Yung gawin. Diba nagpa-picture kayo ng ano, nagpalit kayo yung dalawa? Ano, kasi yearbook ba? Hindi. Ay, may nakikin mag-aaray. Mag-ano ka ba? Ang palit talaga mag-aaray. Parang palit kayo para sa yearbook. Patigit na hindi ka. Diba nilagay sa yearbook? Pero ano sa ilalag nyo? Sabi ko, tinuring ko kayo mga kaibigan. Ang ilalag nyo kami. At pagkatapos, mukhang hilalang kayong alam. Sabi ko. Pero siyak-iyak ako. Sorry, wala sorry dito. Ang taray ko noon, grabe yung pangit ko magalit. Pero... Yung mabagay magalit. Pero pag alis ka, sabi nila, sorry. Feeling, nag-gapon siya dyan. Pero ang inaway na si George, hindi ako. Ako lang yung gagrak. Ikaw? Kaya dawa. Pero para ikaw yung mas palagi. Affection ko mga lalaking mo. Pili ko nga nagiging natututo ka nang maging mataray dito sa loob ng bahay. Hindi ako. Hindi kasi promise. George, halika nga dito. Marap ka nga sa akin. Tapos akala ko anong gagawin mo sa kapatid mo. Ah, sige, mas ka na. Kasi ang sumama mo kasi yung kahaba niyong labanos. Ang sumama mo kay George. Hindi, kasi si George yung okay sa amin yun. Kasi magkakasaran kami. Parang joke feeling yung nagpapatay na kami. Kasi joke for example, nahiga kami. Mag-roll on kami, mag-roll kami. Talaga roll tayo. Patay, madugdugan. Parang darugan, wala. Parang, parang hindi sila makahinga ng badal, wala. Parang hindi talaga magpapahinga, parang gano'n. Akala yung papatay na pa kami sa bahay. Pero kulit na lang yun. Si Babo, nag-hyper sa amin. Sabi mo, oh, tama din! Hindi, magtapos. Parang haggard namin. Ganun talaga kami mag-asaran. Parang lahat ng gamit, parang tinatapos. Oh. Akala niyo, nagpapahinga. Oh, shit! Wow! Oh my gosh! Ganda. Ang gwapo! Lee. Grabe. Vice. Vice ganda. Bago mo, kit. Ma-oh. Yan lang ba? Your babe.
Kaya po nila na-discover. Kailangan ko talaga ano eh, yung hindi magayos. You're old with that. It's like kiss. Mukha tayong ano eh. Bakit? Pag di tayo nakayos, mukha tayong wala. Oh. Pero pag kasi umayos ako. Pag bayan ako, wala mo nung sa bayos.